Thank you, Brother Adam. Magandang gabi po sa inyo lahat. I welcome you once again para sa isang gabi ng pag-aaral ng theology, especially sa issues ng Reformation, but of course, not only about Reformation, kundi even yung mga topics that are very important to us as Christians. And if there is one thing na very familiar tayo na topic sa Christianity, we do not only learn it, we also experience it. It is the issue of suffering because we live in a fallen world. At let me give to you this isolated lesson as we try to rest from our 1689 series and try to tackle some important issues in Christian life. I don't know if you are familiar with the image. These are the princess in Germany noong 1530 when they presented themselves to the emperor at yung king nila sa Germany who happened to be the Holy Roman Emperor. At ipipresent nila dyan yung tinatawag na Augsburg Confession. At ang Augsburg Confession ang isa sa pinakauna na Reform Confessions. Ito yung confessions na pinagtulungan nila Melanchthon at inspired of course ng Reformation ni Martin Luther. At alam nyo, itong pangyayaring ito ay anniversary ng pagsisimula ng Augsburg Confession ngayong araw noong 1530s at madali nilang ipinresent. Nakaluhod sila dyan kung mapapansin ninyo dahil hindi sang-ayon yung prince or yung emperor sa ginawa nilang desisyon na yan because it is abandoning effectively ang Catholic Church doon sa buong Germany. They are separating as a different, as a nation, buong bansa, lahat ng Catholic Churches mawawala. Kaya hindi ito politically convenient para sa king, pero sinuportahan ng mga daan-daang mga princes ang Augsburg Confession. Lumuhod sila even to the point na willing silang mamatay. Kaya nagtagumpay, nagkaroon ng separation mula sa Germany at nung in-embrace ito, Germany would become a Lutheran nation, effectively leaving the Roman Catholic Church. Pero alam natin na hindi mangyayari ang ganito kung hindi sila naging matatag at matapang labanan ang makapangyarihang mga tao noon. At syempre, ang inspirasyon nila ay si Luther noong 1521 sa Worms ay siya mismo ay nagbigay ng ganung katapangan sa harapan ng maraming mga prince at mga importanteng tao sa Germany at nanindigan siya na he will be abiding sa truth, not by the powers that be sa panahon niya. As a result, ay dumanas sila ng katakot-takot na affliction, persecution, kailangan pa magtago ni Luther. Pero yung bagay na yan, nakita natin ngayon, thankful tayo na si Luther nakaranas niyan because nung siya ay na-persecute, nagtago, he produced one of his best legacies sa buong mundo and that is the German Bible. Yung German Bible na tinranslate niya from the original languages sa kanilang vernacular, hanggang ngayon, it stood the test of time. In fact, naging influential ang German Bible para ma-preserve ang language ng Germany. Kaya naman, we are very thankful sa ganitong mga tao that they were willing to embrace yung suffering and the result, of course, ay ang mga purposes ng Diyos na napakaganda. Kaya pag binasa natin ng Genesis 3:17, mas maintindihan natin bakit inaallow ng Diyos ang suffering sa ating mundo.
Yes, it is true na pwedeng pigilan ng Diyos ang nangyari sa Genesis 3 because this is one of those trap questions ng mga skeptics. Kung makapangyari ng Diyos, ba't hindi niya pinigil na magkasala si Adan at si Eva? But you see, God is sovereign and God is God. We cannot question His wisdom because we are finite beings. Ang kanyang wisdom ay hindi mo masayod, hindi mo maabot. Kaya isang kabalastugan o isang kahambugan ang ganong pananalita pagdating sa Diyos. At meron siyang purposes bakit hinayaan niyang pumasok ang kasalanan. Sabi sa Genesis 3:17, "Because you have eaten of the tree which I commanded you, cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life." So nandito yung curse ng lalaki because of his disobedience, at ang result is a lifetime of affliction and suffering. So in other words, ang sin at ang suffering in a general sense in this world may na malaking correlation, no? Recently, nakaranas tayo ng pandemic, at ang pandemic in-infect niya hindi lamang yung mga bodies of people but also their theologies. May at least dalawang extreme tayong napansin nung nagkaroon ng pandemic. Sabi ng iba, judgment ito ng Diyos because sabi nila, God used pestilences in the past as punishment to the wicked. Well, many echoed this similar sentiments nung panahon na kumalat ang virus at maraming namamatay. And of course, we call this error of simplistic theology. While we say na may correlation at pwedeng i-judge ng Diyos ang mga tao through pestilences, but who talked to God personally at nalaman niya na this virus is the specific judgment of God for this generation. So, simplistic. Ginagawang simple ang isang complex na bagay. Yung iba naman, sign of the end of the world na daw ito. Sabi nga ng iba, no, nung panahon na yon, mark of the beast, pati yung tawag dun, yung bakuna. Dati daw, chip. Ngayon, nag-improve. Liquid pala ang sign of the beast. Baka sa ating manonood dito, may mga iba sa inyo naniwala dyan. Nakikita ito na parang disruptive phenomena of nature as sign of the second coming, katulad sa Matthew chapter 24. Well, this is a misapplication ng Matthew 24 verses 3 to 8, and we call this the error of eschatomania. Masyadong panatiko sa eschatology to the point na anumang mangyaring kakaiba ngayon, ina-attach kaagad sa second coming. So the disagreement led to one of the most crucial controversies in the then 400-year-old, part ito lang last week. Sabi ni Anthony Hokima sa The Bible and the Future, "One such mistaken misunderstanding is to think of the signs of the times as referring exclusively to the end time, as if they had to do only with the period immediately preceding the parousia and had nothing to do with the centuries preceding the parousia. That this is a wrong view of the signs is obvious first of all from Jesus' use of the expression in Matthew 16:3, where the signs of the times clearly referred to the past and present rather than to the future. It is obvious also from the fact that both Jesus and Paul spoke of these signs when they're addressing their contemporaries." So, in the so-called Olivet Discourse, recorded in Matthew 24, Mark 13, and Luke 21, Jesus gives a number of signs which had their initial fulfillment at the time of the destruction of Jerusalem. Since this discourse exemplifies the principle of prophetic foreshortening, however, the signs mentioned in it will have a further fulfillment at the time of the parousia. So, ang gusto lang nating ipakita dito, hindi tayo dapat maging newspaper exegetes na kung ano man mangyari, nakakaiba, supernatural, ina-attach, kinoconnect na natin ito sa second coming. Yes, we believe na merong mga signs ang pagdating ng Panginoon. Sa Reform, they believe na may positive at negative. That is the spread of the gospel positively, and the negative is the revelation of the man of sin. Kaya misapplication ito. Kaya
ang gusto nating i-emphasize dito is that this error, both of these errors, stem from a disregard to the concept of normal suffering. So kung ano mapansin nyo, ang tingin ng mga tao na nagkakaroon ng extreme position sa suffering is they cannot accept that suffering is just normal part of the normal life of people. Kasi kung sasabi mong judgment ito ng Diyos, eh, meron na namang supernatural intervention. O kaya sign of the end of the world. Again, supernatural na naman. Kinoconnect lagi sa supernatural world. Ang maganda sa Biblia is that suffering is part of this fallen world. And it should not surprise people, most especially Christians. Kaya ang kailangan natin dito is a theology of suffering that will equip us more realistically during afflictions. Ang makakapag-prepare sa atin sa panahon ng afflictions, hindi lang puro pagkiklaim na gagaling tayo, kundi maganda at biblical na theology ng suffering. Ano ba yung suffering sa scripture? Well, tingnan muna natin ang vocabulary ng Bible. Ang primary word for suffering is the Greek word pasko. Hindi ito yung pag nangangaroling, no? Pasko yon sa Pilipinas. But pasko means to suffer. Pag secondary naman, ang may Greek word uli para sa suffering, pero ang ibig sabihin naman ito most likely is affliction, ang Greek word na thlipsis. Ang thlipsis, ang ibig sabihin niyan is oppression or affliction. So sa New Testament, makikita natin ito, ginamit yung word na pasko, to suffer. Pero mahalaga, tingnan muna natin sa Old Testament. Alam nyo ang nakakagulat dito sa Old Testament, walang single Hebrew word na pwedeng i-translate sa salitang suffer. Wala. Hindi mo pwedeng i-translate yung word na suffer, maghahanap ka. The closest word na mahanap sa Old Testament to indicate suffering, indicate poverty or oppression or pressure or weight for evil. So, ito yung kakaiba dito sa word na suffering sa Old Testament. Kumbaga, mahihirapan tayong makahanap. It is always, kung mapapansin nyo, physical o yung pressure ng weight for evil. O kaya naman, mapansin natin, walang indication ng abstract usage. Now, explain ko lang to. Yung abstract, depende yan sa languages. May mga languages na mahilig sa abstraction. Ito yung English language, napakahilig niya sa mga concepts, di ba? Pero ang Hebrew language ay isang concrete language. In other words, kung gusto niyang i-explain ang isang bagay, gagamit siya ng mga konkretong example para maitawid niya yung gusto niyang sabihin. Pag nakita niyo sa Psalms, parang, di ba, sinabi niya, let the mountains be removed at ganito. Concrete example yon, nagkaka-imagination ka na, oh, yung mga mountains mariremove at ganito, pero yung salita ng Diyos nandun pa rin. So yun yung concrete. Yung English, di ba, mahilig sa mga konsepto na conceptual language ang English. For example, sa 1,000 pagdududa, isa ka sa natitirang tiyak sa mundong ito. Yung conceptual language yun, concepts, not really concrete. So, ang Hebrew language, pag tinignan natin, they tended to speak of the concrete types rather than of suffering in general. So in other words, pag nagkaroon ng suffering, concrete, i-describe nila yung suffering as largely oppression by enemies. So again, very concrete. Hinahabol kami ng aming mga kaaway. Bigyan natin sa Psalm 3, di ba? Sabi dito, O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. That's a concrete language, di ba? Gumigising sila laban sa akin. Kumbaga parang ang intention lang nila, gigising sila para ang kanilang aim for that day is to kill me. Ayan. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. And then, hindi lang yon, God is the main agent behind suffering and has purpose. Malinaw din sa Old Testament that yes, there is suffering, there is concrete suffering, but this suffering, ang main agent nito ay ang Diyos. Maraming verses sa Bible, that's in Deuteronomy, Job, and then in Proverbs, tignan lang natin Deuteronomy 8:2. And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that He might humble you, testing you to know what was in your heart,
whether you would keep His commandments or not. So, tinest sila ng Diyos doon sa wilderness, binigyan sila ng suffering, at may purpose pala ang Diyos para itest sila kung sila ay sasampalataya doon sa pangako ng Diyos. Okay? And then number three, there is a direct connection between suffering and sin. Okay? So, sa Old Testament, may direct connection between suffering and sin. Bigyan natin ng example si Achan sa Joshua 7:25, and Joshua said, "Why did you bring trouble on us? The Lord brings trouble on you today. And all Israel stoned him with stones, they burned them with fire and stoned them with stones." Eh, sabi ni Yahweh, Joshua, pag pumunta kayo dun sa Jericho, walled city yan eh, ikot kayo ng 13 times lahat yan. Pagka 13 time na kayo'y umikot, babagsak ng kusa yan. At ganun yan nangyari, at napkamkam nilang lahat. Kanya lang na binilinan sila ng Diyos, huwag kayong magpapatukso dun sa mga properties nila na pwede nyong itago, huwag kayong mag-iimbot kasi yung city na yan, it was utterly given for destruction. Yung utterly given for destruction, in other words, kinlaim na ng Diyos. Ang Diyos lang ang nagkiklaim. Kinlaim na niya yung Jericho para sa kanya. Ano mang kukunin mo doon, pag nanakaw sa Diyos, pag-aari yun ng Diyos. At ginawa nga ni Achan, tinago niya, then sumugod sila sa AI, natalo sila doon, nagreklamo si Joshua, bakit po ganito? At ganyan, sinabi, may kasalanan sa inyo. At, na reveal through some means na si Achan ang may tinatago. At doon, pinarusahan sila. So, ine-emphasize sa Old Testament yung direct correlation ng suffering and sin. But, alam natin, sa Book of Job and Book of Psalms, itong direct correlation ay sinasabi niya may exemption to the rule. Hindi lahat ng suffering matitrace mo sa kasalanan. Pag binasa mo ang Psalms, ganun yon. Maraming beses nagsasuffer. Si Job nagsuffer, pero hindi ibig sabihin siya ay nagkasala ng matindi. At yung mga psalmists, when they write this lament Psalms, so, ang makikita natin is that, yes, may direct in-emphasize dahil ang suffering nagdudulot ng sin, but when, yung sin nagdudulot ng suffering, but when you see suffering, it's not always na parang pwede kang bumalik, ite-trace ko ang kasalanan na ito. And, you know, this is very deceiving and dangerous para sa mga churches ngayon. May mga Christians na tinuturuan sila na kapag may nangyari sa kanila, lagi ang judgment is may kasalanan ka na tinatago. Eh, sino yung may ganong evaluation? Ang may ganong evaluation yung mga friends ni Job na kinastigo rin ng Panginoon. But how about the New Testament? The New Testament, there is now a shift from physical to spiritual realities extended even to suffering. So may tatlo uli na mga lessons tayo dito sa New Testament. The breaking of the sin-suffering equation of the Old Testament is more emphasized in the New Testament. So, di ba, sabi ko sa inyo kanina, may direct connection between suffering and sin, pero may exemption to the rule. Hindi lahat ng suffering, pag nakita mo, matitrace back mo yung sin. Pag nagkasala ka, magre-result yun sa suffering. But when you see suffering, you cannot always trace back yung kasalanan. May ganong katuruan sa Old Testament, pero mas naging malinaw ito sa New Testament. So therefore, if you're a New Testament believer, mas maiintindihan mo dapat ito. For example, di ba, sa John chapter 9, verses 1 to 3. Maraming example dyan, yung rich man at si Lazarus sa Luke 13, 1 to 5, yung Tower of Siloam. And then yung John chapter 9, the man born blind. Sabi dito ni Jesus, and as he passed by, he saw a man blind from birth. And his disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" Pag binasa mo to, maintindihan mo na itong mga apostles, they were so steeped in Judaism na dala-dala nila yung theology na kapag nakita nila yung bulag, ang automatic, sino nagkasala? Bakit bulag siya? Ang nanay niya o siya? Nakita nyo, these were trained by the Pharisees. Kaya anong sabi ni Jesus? Jesus answered,
it was not that this man sinned nor his parents, but that the works of God might be displayed in him. Hindi sinasabi dito ni Jesus, hindi makasalanan ang kanyang magulang o siya, hindi siya makasalanan. No, makasalanan ang lahat ng ito, di ba? Pero ang sinasabi niya, kapag nakakita ka ng suffering na bulag, hindi mo matitrace kung sinong nagkasala dyan. Kasi ang sinabi ng Diyos, that the works of God might be displayed. In other words, the world and God is bigger than you and your mind. Kaya hindi ka pwedeng mag-equate basta-basta ng ganyan. Kasi napaka-complex ng buhay at mas complex ang Diyos sa kanyang pagkilos. Yung rich man and si Lazarus, di ba? The rich man went to hell. Yung si Lazarus pumunta ng langit. Hindi po pwede na dahil siya ay nagsasuffer, siya ay nagkasala. Ang sabi doon sa Luke chapter 16, nakaranas ito ng napakatinding pagdurusa nung nasa lupa siya ngayon. He is now being comforted in the paradise. So therefore, naging mas malinaw sa New Testament. It is not that wala ito sa Old Testament. It's just na sa Old Testament, maraming example that yung suffering may direct connection sa sin, pero may mga exemption to the rule lang. Pero dito sa New Testament, naging maliwanag na sobra. So the concept of innocent suffering developed also in the New Testament. Alam natin, sa Old Testament, may pahapyaw. Pero dito sa New Testament, anong mapapansin nyo? Sa New Testament, it is always that story. In fact, sa redemptive story, sa ating mga preachings, naririnig nyo lagi ito, yung concept ng innocent suffering because Jesus Christ was the one who suffered innocently. Sabi ni Thomas Schreiner sa kanyang commentary sa 1 Peter, Jesus' silence in suffering is the most remarkable evidence of his non-retaliatory spirit since the urge for revenge can be almost unbearable when mistreatment takes place. Further, in the ancient world, people demonstrated their innocence by arguing passionately against accusers, and hence Jesus' silence reveals his confidence in God's vindication. So, sa kanila, para ipakita mong inosente ka, makipag-argue ka, labanan mo yung mga accusers mo. O kaya, pag sinabi mo, magsalita ka na magsalita, sasabihin mo, hindi ako gaganti, hindi ako susuntok, hindi ako magre-rebelde, pero magsasalita lang ako, sasabihin ko lang yung gusto ko. Di ba, pupurihin ka pa ng mga tao, ay, napaka-humble naman ito. Hindi siya nagsasalita, ay, hindi siya gumante, pero nagsalita lang siya. But Jesus was different. Hindi na siya gumante, hindi pa siya nagsalita. So therefore, napaka-beautiful ngayon nitong makikita natin na picture ng gospel dito sa innocent suffering na sa New Testament. Then number three, while affirming that God allows believers to suffer, the emphasis is the spiritual conflict involved. So there is this spiritual suffering that happens, pero mas in-emphasize ngayon ng New Testament na may involved na cosmic war between God and evil. So there is that the world, the devil, and the flesh. Inexplain niya ng Romans 7. James chapter 1 verse 13, sabi niya may desire sa iyo na gustong magkasala. Meron sa 1 John, the flesh, the world, and the Satan. Tapos naka-emphasize, ang daming kalaban. Diba? So kumbaga, ang suffering natin is, yes, pwedeng normal suffering ito, but there can be an involvement na ang demonyo gusto kanyang madapa, gusto kanyang magkasala sa harapan ng Diyos. Ang laman mo, gusto niya na lumayo ka sa Diyos, prone to wander, prone to leave the God you love. And then of course, itong mundong ito, this system of the world that is against the agenda of God. Now, tingnan natin ngayon, paano ba tinake yung suffering sa church history? Napakahalaga nito, at kaya nyo po kung kayo ay mananampalataya with all this bruhaha ng prosperity gospel movement, maliligaw ka. Because napakarami ng nag-take, tiningnan ng mga Christians, tiningnan ng suffering, and then inunawa nila ito sa paraan na gusto nila, and they ended up on the wrong side.
So, magbibigay ako dito apat na errors sa history, paano tiningnan ang suffering at nagkamali itong mga taong ito. Number one, since the early church, believers have struggled to balance itong suffering at yung faith. Number one, sufferings as equivalent to spirituality. Ayan, pag nagsasuffer ka, banal ka. Ito yung error ng asceticism. Yung asceticism, may mga ascetic na mga professing Christians noon. What did they do? Yung mga monks, ang ginawa nila, namundok sila. Nung namundok sila, kasi tingin nila makasalanan ng mundo, ang gagawin ko is hindi ko i-enjoy itong mga practical na ina-enjoy ng mundong ito. So, namundok sila para labanan ng temptation. There was even that picture ng isang monk doon sa history na sinusunog, nasa bundok siya. Sinusunog niya yung kanyang daliri kapag nakakaisip siya ng kasalanan, lust, temptation, or anuman. Yun yung paraan niya. These are the monks na they do not want to enjoy yung mundong ito. So, ang gagawin nila is they would take a life of suffering and then isipin nila that is spirituality sa kanila. Diba? Meron niyang pangalan si Simon of Stylites, si Simon the Stylites. Si Simon the Stylites eh namuhay siya ng 15 or 30 years doon sa tore. Ewan ko kung si Simon Stylites, but there was this man sa medieval age. Ang ginagawa, yun yung paraan niya ng kabanalan. Kaya kung tiisin ito, kabanalan ko ito. So ang gagawin sa kanya, inahatiran na lang siya ng pagkain. Yung para sa bahay namin, may basket. Nando sa taas, binibigay na lang. At hindi siya bumababa for many years. Ganun ang tingin nila. Just because they suffer, they are holy. At meron bang modern equivalent to? Yes, pag nakikita nila yung mga ibang Kristiyano, nagsasuffer sila. Tingnan mo, nagsasuffer ako, binibless ako ng Diyos, suffering to. Ibig sabihin, nilalabanan ako ni Satanas. At si Satanas niya namamasyal doon sa kabilang kalye. Sinisip pa si Satanas. Alam nyo, isa sa natutunan ko sa Christian life, minsan yung pananampalataya at yung kamangmangan, hibla lang ng buhok ang naghahati. Minsan, yung we are not being full of faith, we are just being foolish sa ating pananampalataya. Di ba? We neglect yung normal means para tayo ay maging safe. Di ba? Tapos sasabihin natin, by faith ito, by faith. Good example dito, money. Many of us are praying for money. How do we get money? What is the Lord's provision for money? Buklatin mo ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Ang paraan ng Diyos para bigyan ka ng pera is work. It's not always you wait for someone to help you or to give you money. That is not the normal means of God. Ang normal means of God is you work. At pag nag-work ka is that your means or your needs will be met. Kaya error ng asceticism yung aasa ka, hindi mo gagawin yung trabaho mo, and then you think na nagsasuffer ka because, you know, God is testing you. That is the error of asceticism. Number two, suffering as equivalent to lack of spirituality. O ito naman, nagsasuffer siya. Nagsasuffer ka kasi kanina banal ka eh. Ngayon naman, baligtad. Nagsasuffer ka kasi disobedient ka sa Diyos. May tinatago kang kasalanan. Ito yung error ng kaibigan ni Job, di ba? Pag nakakita ka ng kaibigan, nagsasuffer siya, sasabihin mo, siguro meron kang tinatago, no? Kaya magsisi ka. And you know, I have been in this kind of concept and belief na pinagsisisihan ko. During my early years or as a Christian, mahilig kami na kapag may naaksidente, laging sasabihin kung baka may nangungusap ang Diyos sa'yo, kaya tingnan mo, mayroon kang ginawa. Well, possible ba yon? Yes, and it's good to have reflection. Pero dapat mo bang sabihin yung time na habang naguhugas pa ng sugat yung kaibigan mo? Sasabihin mo, may tinatago kang ganun. And nakakalungkot, no, yung ganong pag-uugali. Naging error ito ng mga kaibigan ni Job. At sabi ni Job sa kanila, miserable comforters are you all. O yan ang magiging result pag inayaan mo to. Number three,
Ito naman yung error ng prosperity gospel. Lack of suffering. Kanina, presence of suffering. The presence of suffering is equivalent to holiness. The presence of suffering is equivalent to carnality. Ito naman, lack of suffering. Lack of suffering is equivalent to spirituality. Ayan. Ah, tignan niyo ako, hindi ako nagsasuffer. Eh, ikaw, tignan mo, nakasaklay ka, nagkakasakit ka, kulang ka sa pananampalataya. Ako, hindi ako nagsasuffer ng ganito at marami akong pera, therefore, spiritual ako, binibless ako ng Diyos. Yan ang error ng prosperity gospel movement. Sabi ni, asan ba yun? Sabi ni Byron Pitts on Joel Osteen, nung kinu-quote niya, ito daw sabi ni Joel Osteen, God is a loving, forgiving God who will reward believers with wealth, with health, wealth, and happiness. It's the centerpiece of every sermon. To become a better you, you must be positive towards yourself. Develop better relationships. Embrace the place where you are. Not one mention of God in that. Not one mention of Jesus Christ in that. So ito yung position ni Joel Osteen. And this is the error of prosperity gospel movement. Na kapag wala kang suffering, eh, ikaw ay spiritual. And this is one of the cruelest teachings available on earth right now and in many churches. Yung sasabihin na kapag, alam nyo, ano eh, walang katalo-talo yung prosperity gospel preacher eh. Kapag sinabi niya ito sa nangangailangan ng pera o kaya may sakit, by faith lang, eh, mawala yung sakit mo at magkaroon ka ng wealth. By faith. Alam nyo, kapag nagkaroon siya ng paggaling o kaya ng pera, sasabihin nung tao na yon, "Uy, salamat po, preacher, dahil sa inyo. Napakagaling nyo." Di ba? Walang katalo-talo. Pag naman, hindi siya gumaling sa kanyang karamdaman, ano sasagot? Kulang ang pananampalataya mo. Di ba? Meron kaming story noon, nung Bible students kami, yung Baptist preacher namin, pumunta daw siya doon sa burol. Kanya lang, ang burol na yon namatay, hindi naman siya magpipreach. Yung magpipreach, isang Pentecostal prosperity gospel preacher. Ang ginagawa daw nung preacher, nire-raise niya from the dead yung na-imbalsa mo na. So, anong expect mo? Mabubuhay ba yun? Wala nang dugo yun eh. Eh, syempre, sabi ko sa inyo, walang katalo-talo ang prosperity gospel preacher. Eh, dahil alam niya, may Baptist preacher doon. Nung hindi niya ma-raise from the dead, yung na-imbalsa mo ng bangkay, sabi niya, hindi ko ma-raise from the dead dahil may kumukontrang isa dito. So, you see? Kasalanan lagi ng iba. Kaya, hindi dapat natin tingnan ng suffering ng ganyan. And number four, lack of suffering as equivalent to lack of spirituality. Ito naman yung error ng materialism. Diba? Pag ikaw, wala kang suffering, eh, ibig sabihin, hindi ka spiritual. Wala kang spirituality. Kumbaga, material lang ang pananaw mo sa mundong ito. Kumbaga, wala kang pakialam sa spirituality ng ganito. Di ka naniniwala na may spiritual matters na involved sa mundong ito. So, therefore, itong apat na to, asceticism, error of Job's friends, error of prosperity gospel, error of materialism nang tinitingnan yung suffering ko, walang kinalaman ito sa aking spirituality. Kumbaga, yun lang lagi nilang sinasabi. Wala silang concept ng Diyos. Ang Christian faith ay hindi ganyan. So, the point is that to insist upon a requisite connection in any of these relational dynamics leads to a departure from the orthodox theology of Scripture. So, kapag meron kayong suffering at may nagsabi, connected siya kagad dito, ang tanong nyo, ay wow, galing naman, kausap mo ba yung Diyos? Nalaman mo kagad, connected ito dito. Now, as a pastor, I have experienced this. And the best way is, of course, pastoral. Pwede mong i-push ng konti. Eh, yung suffering mo ba na yan? Pwede kang mag-lead. Mag-lead yan sa'yo for evaluation, reflection, ganun. Pero you do not
point to at judge na ito yan, ito yan, ito yan. Because you are not, you did not come from the Trinity. Na alam mo yung mga complexity ng kalooban ng Diyos sa mga tao. So what is the biblical teaching? Una, tingnan natin, what causes suffering? Number one, natural evil. Ang natural evil, these are the natural disasters, diseases, genetic defects, injuries, and death. Kung nga mapapansin nyo, lahat ng ito ay bunga ng fall. Kaya we call them natural evil. So this type of evil is part of the fallen world. At according sa Romans 8, the world was subjected to futility. Ang ibig sabihin ng word na futility, futile, ay walang silbi, walang value. Therefore, kumbaga, nawawalan minsan ng brevity niya nandito. Kaya may lesson si Jesus, di ba, from Luke 13 at saka sa John chapter 9. While suffering is not directly caused by personal sin, natural evil is his reminder to us of our need for repentance. So, ang galing, no, ng New Testament, hindi niya sinabi na ang suffering, wala siyang connection kahit konti sa spiritual na mundo. Yun yung error ng materialism. Di sila naniniwala na may spiritual world. You're just a bag of chemicals. That's all. Yung nangyayari sa'yo, may mga 80s, anong sabi nila, mamuhay ka sa mundong ito, anong para na gusto mo, because there is no God, walang judgment. And that's materialism. Mamuhay ka materialistically. Pero ito, sabi ni Jesus, yung kasalanan, yung suffering mo, walang direct connection ka agad, pero this is the means of God in this fallen world to remind us of who we are and who we are before God. At kailangan natin na repentance. Tingnan nyo sa Luke 13:1-5. There were some present at the very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the sacrifices, and he answered them, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish." Or those 18 to whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who live in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, ye will likewise perish. Ang mali kasi dito, ginagamit ng mga miron yung kamatayan ng iba para magmalinis. Yun yung problema dito eh. Sabi nila, Lord, o tinong may mga Galileans, talagang masama ang mga taong yun, no? Nakaligtas na nga sila doon sa ginagawa nila. Ngayon, nakubkub pa sila kahit nagsasamba na sila. In other words, talagang dapat na silang mamatay. Nagsasamba sila sa templo, nakubkub pa sila. In other words, gagawa na nga lang sila ng mabuti, hindi pa rin nakalusot. Oras na talaga nila. Sabi naman ng iba, yun, nag-aksidente lang. Walang issue ng murder. Aksidente lang silang nagko-construction. Biglang na yung bumagsak na tore, namatay sila. Kaya ginamit ito ng mga Jerusalem people. Sabi nila, mas malinis kami. Kami buhay kami. Hindi, sabi niya, kung hindi kayo magsisisi, you will all likewise perish. So in other words, itong suffering nila, hindi mo dapat gamitin para magmataas ka. Because at the end of the day, ang ating suffering, bunga din yahan lahat. Kahit hindi directly, matitrace back yan sa Genesis 3, sa kasalanan ng tao. Then there's moral evil. Always personal, from man's sinful heart, and from us, from others. So, may suffering because of the moral evil. Nagsasuffer tayo dahil may corruption. Tama? Natutuwa ba kayo pag dumadaan kayo sa mga daan natin na baku-bako? Diba? Kagagawa lang, minsan kulang ang timpla, kulang ang ano, sabi nila. Minsan, malam naman natin, may corruption sa ating bansa. Sino nagsasuffer? Yung mga tao. At dahil kosyon ng corruption ng mga tao. Dahil naloloko itong tao, may masasaktan na iba. May gagawa ng masama, papatayin, may magsasuffer na family. Ito yung moral evil. So, ito yung causes ng suffering. May natural evil, may moral evil. Yung Yolanda, yung mga bagyo, yung mga lindol, natural evil yan, may moral evil na nangyayari. Hinahayaan ng Diyos lahat yan. Bakit? So, ito yung panghuli, considerations for suffering. Man is suffering, is a suffering creature.
So kung may suffering ka ngayon, ang una mong dapat tandaan, ikaw bilang tao, isa kang nilalang meant to suffer. Kasi nga, yan ang bunga ng kasalanan natin kay Adan. At ang sabi ng Biblia, nirepresent tayo ni Adan nung nagkasala siya. So his rebellion resulted to a creation full of suffering. Basahin natin ang Romans 8:20 to 22, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Ano po sinabi niya dito? Hinayaan ng Diyos na masubject sa suffering ang mundo para magkaroon ng hope ngayon. Yung corruption na yan, it would lead us to hope for the freedom ng glory. And then number two, God is acquainted with suffering. Ang maganda dito, kung tayo ay natural ang suffering sa atin, ang Diyos natin, pumasok siya sa mundo ng suffering. Ito yung, I think, the best teaching sa suffering. The best teaching of suffering is, God is acquainted with suffering because of the incarnation. God can sympathize with our suffering. Never nating masasabi ngayon na, Lord, hindi ka kasi tao, hindi mo ako naintindihan, ako tao ako eh. Lahat ng maranasan mong temptation, naranasan na ni Kristo yan, and we suspect na yung temptation na naranasan ni Kristo to the highest level. Kasi kung level 1 pa lang, bumibigay ka na sa temptation, si Christ never siyang bumigay. So we can assume that Satan tried to tempt him, level 1 hanggang maximum level ng temptation, yet he never gave up. Diba sa atin, temptation lang ng pagkain, ang hirap, no? I mean, wala nang issue dito ng fasting. Nag-diet ka, nakakita ka lang ng burger, ay, cheat day naman ngayon. Ang hirap na eh. Dami, si Christ, 40 days. 40 days nagutom siya, pero, 40 days nagutom siya, pero, what happened is, binigyan, doon pa siya tinempt, after ng 40 days na nagutom siya, never. Sino sa inyo nakakayanin yon na 40 days, di ba? Baka yung iba sa atin, isang tatlong araw pa lang hindi kakain, ipagkakanulo na natin ang pananampalataya natin, di ba? So, sabi ni Millard Erickson, that God took sin and its evil effects on himself is a unique contribution by Christian doctrine to the solution of the problem of evil. It is remarkable that while knowing that himself would become the major victim of the evil resulting from sin, God allowed sin to occur anyway. The triune God knew that the second person would come to earth and be subject to numerous evils, hunger, fatigue, betrayal, ridicule, rejection, suffering, and death. He did this in order to negate sin and thus its evil effects. God is a fellow sufferer with us of the evil in this world and consequently is able to deliver us from evil. What a measure of love is this. Anyone who would impugn the goodness of God for allowing sin and consequently evil must measure that charge against the teaching of Scripture that God himself became the victim of evil so that he and we might be victorious and over evil. Lastly, third, the believer's sufferings is infinitely small compared to the glory that awaits him. Yan ang napakaganda. Ano man ang suffering mo yung kumananampalataya ka, siguro mas malaki kaysa sa akin, mas malaki kaysa sa iba. Mas matindi ang pinagdaraanan mo na suffering ngayon. Pero kung tunay kang alagad ni Kristo, there's one thing that will remain true. And that is, it will be infinitely small compared sa paparating at ibibigay na glory ng Diyos sa'yo. Sabi dito sa Romans 8:18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Diba? At alam nyo, yung sufferings na yan, connected yan doon sa all things work together for good. So, sa Romans 8:28. So, in other words, yung sufferings mo ngayon, kasama yan sa all things work together for good para maging kawangis mo si Kristo. So, kung si Christ, ang Diyos, may inaalaw na Diyos yung suffering na yan para maging kawangis ka ni Kristo. No matter how you hate your suffering right now, God is using it para maging kawangis ka ni Kristo. So, believer suffering can never go beyond what Christ had experienced. Siguro sasabihin ng iba, Pastor, ako abandonadong asawa, abandonadong anak.
si Christ ba naranasan niya? Oh, inabandon na siya ng kanyang ama. Everything na may isip mong kasalanan, na temptation, I mean, He experienced them. So that in all points, sabi ng Hebrews 4, He was tempted in all points, yet without sin. Kaya anuman ang sufferings mo, hindi sosobra yung suffering mo kay Christ. Kaya ito'y magbigay sa atin ng mas matinding pagtitiwala sa Kanya na anuman ang sufferings natin ngayon as believers, let me tell you this, God is on His throne. Nakaupo siya, control niya, alam niya yung nangyayari sa'yo, alam niya yung nangyayari sa atin. At sa awa ng Diyos, I'm not saying this as someone na expert sa ganitong bagay, but may we all, by the grace of God, no, kunin ng Panginoon in moments of weaknesses and parealize ng Diyos pag tayong dumating sa episodes of afflictions and sufferings na panghawakan natin ang mga katotohanan ito. Any question? Okay, hello po sa inyong lahat at sa mga nagpa-participate na sumasabay sa amin or sumusubaybay. Si Simon Vinson, Alberto Orlino, si Jopoy Pesigan, congrats brother sa pagiging father. Good evening to all, sabi ni Elsie Santiago. Thank you pastor for the teaching, watching from Dubai. Thank you, Elsie. John Dave, pastor, medyo nag-iba voice nyo pero okay lang. Watching from Sampaloc para niya. Nag-suffer ang voice natin. Nag-suffer ng internet problem. Si Adrian Navarro, brother, pagaling ka. Nasa Dubai. John Patrick Meman from SGC. Thank you, pastor. Si Pilarta Daniel. Ayan. Julian Ligan, suffering due to sin is always given kasi just at righteous si God, but suffering is not always because of sin. Nice. Sabi ni Mikey Pasco, the best teaching on suffering is that God is acquainted with suffering. He entered suffering through the incarnation. Praise God. Joyce Pasco. Ah, by the way, yung apelyido mo, Joyce Pasco, is it means to suffer. I hope you're not suffering at the moment. Suffering is also God's means of sanctification for His saints as per Romans 8. Yes, kasama po yan kanina. The believer's suffering. Sinabi natin kanina sa Romans 8:28. Si Emmanuel Jason Sanchez, si Brother Eugene. Hello, brother. Sa Bohol, see you, Lord willing, next week. Yan. May mga tanong ba? Pakibanggit na lang. Si? Ay, John Madrid. Nasabi po ang natural and moral evils, pero meron din po bang place sa inyo ang concept ng supernatural evil o kung anumang tawag dyan, which is yung influence ng devil and demons? 2 Corinthians 4:4. Yes, may alternative view yung 2 Corinthians 4:4, the God of this world, pero regardless. Ay, Brother John Madrid, thank you, no? Siguro yung sa natural evil at moral evil, na ipaloob na lang siya under dun sa moral evil because ang temptation ni Satan at yung kanyang works is always influencing yung tao. But yes, I believe doon sa binanggit mo, there is this supernatural evil. May war that is raging, no? To be more specific, we can include that. But then again, ang presentation kasi lagi ng evil is nandun yung moral to ascertain yung accountability, human accountability and responsibility. As we all know, di ba, sa mga non-reformed circles, nagiging way ang supernatural evil para i-escape ang human responsibility. Because in the New Testament, ang temptations ni Satan or yung
influence ni Satan will always lead dun sa moral culpability ng tao. Sabi ni Joe Poy, praise God for tonight's lesson. Standalone topic po ba ulit next Tuesday? Yes, most likely because we are preparing for Bohol. Dahil next week na yung aming conference sa Bohol, we want to invite you doon sa aming conference. Please pray for us if you will not be able to join us. Basahin ko lang itong kay Emmanuel, Pastor Tamargo. Salamat po sa pagtuturo. Past question. Suffering has been politicized these past few decades. For example, racial inequality related to gender inequality. How should Christians respond to this? Yan, ang emphasis natin ng suffering, pwedeng magdulot ng suffering sa ibang tao ang ating actions and moral evil natin. So therefore, we do not deny that there is this racial issues that happened or that is happening ngayon. Pero we do not go to that point na dahil may mga racial issues na ito, ay ipapasa natin yung accountability dun sa present generation. For example, an evangelical pastor once said na dapat magsimula ng mag-repent at humingi ng sorry ang mga present white evangelicals ngayon for the sins of their fathers and their grandparents. And I think that is too much because we are trying to, ayaw natin nag-escape ng accountability, but this is also a form of escaping accountability by locating yung accountability sa wrong people. So I think we should maintain that we should address this by saying, yes, there is racial sins na nangyayari, but we will not let this na maging defining sa ating way na mag-call out ng justice. There is no racial justice, there's only biblical justice, and there's that justice. So we will continue to have that issue ng accountability, moral accountability sa mga tao. Okay, if you will not be able to join us sa Bohol, sa Tagbilaran, please pray for us. Pray for the Kahayag Ministry, that blessed ministry ng mga nagre-reform sa Bohol. We appreciate them for inviting us at nawa ay gamitin ng Panginoon ito for the reformation doon sa beautiful province ng Bohol. Let us pray. Father, we thank you for what we have heard this evening. Thank you for the positive responses. And we ask you na may we see always ang suffering through the lens of Scripture. This is such a sensitive issue because many charlatans in the pulpits have used this to control people and to mislead people. May we not be accused of being false witnesses sa inyong salita whenever we teach suffering, not trying to manipulate others just for our selfish interests, but to proclaim the biblical truth on suffering, that it may lead us to see more of the suffering of Christ and the glorious future that awaits us because of our salvation in Christ. Thank you for these people sa RBS, our people sa SABC, and for the people watching and live streaming. Thank you, Father. We ask this in Jesus' name. Amen. Good night po.